gamit ang app na PixArt. Okay, buksan natin yung app na PixArt. Magtatanggal tayo ng background, tapos ididikit natin sa another photo. Okay, so ang napili kong model dito ay ito, si Ma'am Rosita. So, para matanggal natin yung background niya dyan ay pindutin po natin itong cut out. Ayan. Tapos pindutin natin yung person. Okay, processing na po siya. So ang magkakaroon po ng kulay dyan na pula ay yung tao. Then pindutin po natin itong parang mata na naka X para makita natin kung anong ano pa yung kailangan nating linisin. Ayan. Okay, so kung mapapansin niyo may mga puti-puti pa dito sa gilid. Ayan, ayan oh. Ayan. So yan po ay buburahin natin. Okay, pindutin natin yung brush para maging maayos yung ating image sa mga gilid-gilid. Kailangan natin maiayos yan. Ayan. Tapos ito, tingnan natin kung meron pa tayong maaalis dito or hindi pa nakukulayan sa gilid-gilid. Ayusin natin yung mga hindi nalagyan ng kulay red, kasi pag hindi nalagyan ng kulay red yan, hindi po natin makikita ng maayos o pangit ang kalalabasan. Halatang kinat kapag hindi natin nalagyan ng red. Tingnan natin, ayan o. Ngayon kung mapapansin nyo may mga lagpas na red, yan ang ating buburahin. Okay, sige, try natin. Pindutin natin itong eraser para mabura natin yung mga puti. I-zoom lang natin. Zoom in. Pagkatapos, pili tayo ng laki ng brush. Gawin natin 100 yung hardness. Tsaka yung size ay ito yung pang-adjust niya para sa laki ng pang-erase ninyo. And kung mapansin nyo, nagiging darker yung side ni Ma'am Rosita. Ayan, ibig sabihin po niyan, binubura na po yung kulay red na lumalagpas kanina. Pag-cut ng picture. Ayan. Ayan. Linisin natin yung mga lagpas-lagpas na ito. Okay. Kailangan malinis yung pagkakatanggal. Pag sobrang laki kasi ng yung size ng eraser, mahirap siyang magtanggal o mag-erase dito sa mga curved lines. Saka yung mga maliliit na detalye na buburahin, mahirap mag-erase. So, kailangan liit. Minsan gamitin natin yung small size na eraser para mabura natin yung mga ganitong part ng kailangan burahin ng mga lines. Meron kasing puti pa na makita dyan, halatang halata po na edited or clean up or in-erase po yung background.
Tiyaga lang din po ito sa pagtatanggal ng background kasi medyo matagal kapag hindi mo pa masyadong gamay. Pero pag nagamay mo naman yung pag-erase ng mga background, malaking bagay. Minsan nga natawa ako doon sa isang photo na pinost ko sa FB. akala ng isang mami meron na akong totoong barbershop. Akala niya totoo ng barbershop yun. Kaya sabi ko, mami, hindi po yan totoo. Edited lang po yan. So, diretso tayo dito. Yan na. Okay, may gumibili na. Okay, tapos na. Sindik natin, mukhang merong lumagpas. Okay, check natin. Ayun, may nakikita po akong puti. Dito sa banda sa may baba, ayan, puti na yan. Ngayon, para makuha natin yan, palitan natin yung size ng ating eraser. Ayan, kasi kahit yung mga ganitong maliliit lang na detalye, pag hindi natin natanggal yan, makikita yan sa picture na ating paglilipatan. Okay? Ayan, o diba? Uy, yung buhok. Hindi nasama. Paano kaya ito? Saglit lang ha. Zoom on natin. Tapos, brush. Ito, may buhok-buhok siya dito. Ayun lang. Okay, so tanggalin na lang natin yun, yung lagpas na buhok. Tanggalin na lang natin to. Okay. Ayan. Yan. So, natanggalan natin yung background. Ay, ang gagawin natin ay i-save po natin. Pindutin natin yung save. Yan, napunta na siya sa ating sticker. Okay, so ngayon, back tayo. Discard. Okay. Ayan na, andun na po yung ating dinownload na Eiffel Tower. So ngayon, para ma-i-add natin siya yung resita dito sa Eiffel Tower, pindutin po natin yung add photo. Ay, sorry. No, hindi po add photo. Sticker po ang gagamitin natin. Dito tayo sa sticker. Then, click my stickers. Then cut out. Ayun, nandun na po si Mam Rosita. Huwag na pong pansinin yung mga ibang stickers ko dyan. Ayan. Siya ay magmumukhang nagsiselfie sa Eiffel Tower.
Okay. Ayan. Ayan na siya. Malapit na. Ayan. Okay. Then, pagkatapos niyan, kung okay na po yan, yung position na yan, click po natin itong check mark sa upper right corner, yung check. Pindutin po natin yan. Then, yung arrow, yung may bilog na arrow, para ma-save. Then, save. Save picture on your device. Ito po yung i-click natin. Okay, tapos done. Dito po sa ating upper right corner ng cellphone, done. Ayun, na-save na po yun. Check natin kung na-save na. Punta tayo sa ating photos. Dito sa PicsArt. Oh, diba? Ayan na. Okay, thank you.